Alfonso, okay ka lang ba? Okay lang. Pasok. Juana! Bakit? Ano nangyari? Yung mami po kasi ni Trixie. Si Katrina, anong ginawa niya sa'yo? Alfonso! What a pleasant surprise. Wait! Ouch! This is how you treat your real wife, huh? Anong ginawa mo kay Joanna? Ah! Nagsumbong na pala ang bastada ni Michelle. Wala akong ginawa masama sa kanya. Kinausap ko lang siya. Leave my family out of this. Or else, masasaktan ka talaga! Grave threat. That is bad for your case. Ano pa bang kailangan mo, Katrina? Ano pa ba? Ikaw. Ikaw ang kailangan ko. Mamamatay na lang ako. You'll never win me back. Oras na may mangyaring masama kay Michelle kay Joanna. Babalik ka sa kulungan. And this time, I will make sure na hindi ka na makakalaya. You're so mean. Why? Joey! Oh, sir. Long time no see, ah. Oo nga eh. Alam mo, ang dami ko kasing inaasikaso. Ah, eh yung sa BIR niyo, sir, naayos yun na ba? Ayos na yan. Oo, no? Musta ka na? Dito ka ba nakatira? Oo. Tagal na tayo din nagkakakwentuhan, ah. Inuman tayo. Ah. Sige, sir, pero okay ba sa inyo kung dito na lang tayo? Pwede rin, tara. Tara, sir. Kumusta na nga pala yung kapatid mo? Masaya ba sila ng pamangkin mo? Nako, magulo nga, sir, eh. Bakit magulo? Paano, sir? Dumating yung dating asawa ni Alfonso. At pinipilit, nakasal pa daw sila. Magulo nga yan. Pwede makulong yung kapatid mo. Ay, hindi naman siguro, sir. Kasi malinaw naman na anad na yung kasal nila bago pa siya kasal sa kapatid ko. Alam mo, wala akong alam sa batas, pero kung tutuusin, pwede magdemanda yung unang asawa. Pwede makulong yung kapatid mo. Kung gusto mo, may kakilala akong abogado para matulungan kayo. Sige, sir. Pero sa palagay ko naman, malaki yung laban ng kapatid ko. Eh, kasi naman yung dati niyang asawa, masyadong obsessed sa kanya. Alam niyo ba? Bumili pa ng bahay yun, malapit kay Alfonso. Sipin niyo. Baka namang gusto lang makita yung anak. Hindi rin, sir. Kasi nga, yung Katrina na yon, si Alfonso lang ang lalaking minahal nun. Kaya sa tingin ko, hindi basta susuko yun. The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies. It comes from your friends and loved ones. Hindi betrayal ang pagsasabi ng totoo. Sana hindi mo na lang sinabi. The truth hurts. The truth may hurt for a while. So does rejection. Rejection hurts like hell. Hindi pa ba enough for you that you're flooding my website? Tapos tumatawag ka pa? May hurt now, Trix. But one day, you'll thank me. Creep! Hmm.
Ano to? 2 concert tickets this Saturday. Kung gusto mo, ipagpaalam pa kita sa parents mo. Naku, hindi ako pwede, Justin eh. Why not? May pinagdadaanan kasi yung pamilya ko, diba? Eh, ayoko naman silang iwan. Pero kung gusto mo, Justin, si Trixie na lang isama mo. Sigurado ako papayag yun. Isn't Trixie part of your family? Bakit siya pwede, pero ikaw hindi. Joanna, are you trying to set me up with Trixie? Huh? Keep pushing me towards her. Eh, ano ka ba naman kasi, Justin? Ano bang ayaw mo kay Trixie? Nasa kanya na kaya lahat. Mabait siya, maganda, matalino, tapos... I already told you that I like you. Ikaw ang gusto ko at hindi si Trixie. Mayroon mo sa akin, okay lang. Pero sana huwag mo kong pagtulakan kay Trixie. I don't want to lead her on. Naiintindihan ko naman yung Justin eh. Pero kung hindi si Trixie yung gusto mo, ibang babae na lang. Basta wag lang ako. Matagal talaga ang process ng adoption, Alfonso. Madaming requirements kailangan ayusin, comply-an. But whether or not you adopt her, may makukuha pa naman siyang pamana galing sa'yo. When the time comes, Joanna will get half of what Trixie will receive. But it is what I really want. Gusto ko pantay ang makukuha ni Joanna at ni Trixie. At mas gusto ko maging legal ang pagiging Valdez ni Joanna. Hindi mo naman siya kailangan i-adopt kasi she's your daughter. So, instead, let's opt for legitimization. Walang mahabang proseso. Kailangan lang ma-prove na anak mo talaga si Joanna. Okay. If you think that is the best option, sige. Hi, Trixie! Hi, Trixie! Wow! Mukhang nakalimutan na rin nangyari sa debut mo. People are forgetful. In this day and time, mabilis magpalit ng bagay. Ganun din kabilis makalimut ang mga tao. Thank God. I don't think I can afford another scandal. I mean, image is everything, you know? Trixie. Maybe you have time for lunch or you don't want to go to the spa. Do you want to have coffee? What do you want to do? So are you making up for lost times? I'm sorry, Mom. You're 7 years late. Trixie, please. You don't know what I've been through all those years that we were not together. You know what? I don't even care what happened to you. Kung saan ka pumunta? Kung anong ginawa mo? I am not interested. Trixie! Get your hands off me! Ano? Palagi mo na lang ako ipapahiya? Thank you, Mom. Thank you for ruining my image. Again! Joanna? Baka pwede mo naman akong tulungan na kumbinsihin yung nanay mo. Kumbinsihin po na ano, Uncle? Na umalis na kayo dyan at dito na kayo tumira. Ako, malabo po yun. Alam mo, Joanna, may nakausap akong abogado. Kahit na legal yung kasal nila ng tatay mo, hindi natin alam kung anong gagawin ni Katrina eh. Marumi maglaro yun eh. Thank you.
niyan, palabasin niya na si Michelle yung masama, mamakulong pa yung nanay mo. Pakulong? Uncle naman, wala naman pong kasalanan si nanay, di ba? Alam naman natin yun eh. Eh, kahit na ba yung nanay mo yung pabira ng korte, hindi natin alam kung anong gagawin din ni Katrina. Hindi titigil yun at guguluhin pa rin ang pamilya niyo. Lalo na kapitbahay niyo sana ngayon. Ang lapit niya na, kaya niyang gawin kung anong gusto niya. Hindi ko mapapangako sa'yo, Uncle, ah. Baka kasi mamaya hindi po pumayag yun eh. Pero sige po, kakausapin ko siya. Ma'am, kailangan niyo na pong umalis, ma'am. Ma'am, pasensya na kayo. Sa ganitong pagkakataon lang kung makakalaman ng ganito sa anak ko, ya. Iyak mo na mo. Ma'am, po talaga, ma'am. Please lang po, ma'am. Patay na ko, ma'am, kung may nakikita sa inyo dito. Sige na, ma'am. Ma'am, patay na ko, ma'am. Pag nakuulitan mo dito, ma'am. Matulog na po kayo. Busin ko lang po itong gatas, tapos matutulog na rin po ako. Uncle, matulog na rin kayo. Maaga po kayo bukas, di ba? Huwag ka na magpakapagod. Magpahinga na lang po kayo. Tutulog na rin po ako, ha? Sige na po, alis na po kayo. Text to Yaya. Sige po, sige. Alis na po kayo. You're hurting me. Wiggle! You're hurting me. Hey! Why are you doing this to me? Huwag ka na magmamangan. Anong ginagawa mo sa bahay ni Alfonso ng tis oras ng gabi? Tinatala ko si Trixie, you fool! Sinwalay! Tumayo ka! Ayoko sa lahat ginagawa kong tanga. Huwag mong gagawin sa akin lang, Katrina! Huwag mo akong gawin tanga! Hindi pa kita pinuntan. Hindi ko malalaman na pumupusit ka sa bahay ni Alfonso! Si Trixie, muntan ko! Sino ginagawa mo? Sige lang, Dexter. Kakayanin ko kahit anong sakit. Kakayanin ko lahat. Sa anak ko. So, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Tay, alam niyo po, kagabi ko pa yung napapansin na sinisipon po kayo. Di po kaya may allergy rin kayo, Tay? Tay, hindi ka ba nag-vitamin C today? No, uminom ako kanina. O, Tay, alam niyo, dapat magpa-check up na po kayo. Kayo mag-alala sa akin. Okay lang ako. Huwag niyo kong isipin. Dad,
Huwag nang matigas ang ulo. Get yourself checked today. Alam mo, Alfonso, tama ang mga anak mo. Sige na, tatawagan ko yung doktor mo para makapagpa-check up ka, ha? Hindi. Sige, sige. Mamaya, dadiretso ko sa doktor. Okay? So don't worry about me, okay? Ah, let's go. Baka maliit pa tayo. Okay. Come on. Justin yet? Not yet. Oh, there he is! Lapitan mo na kaya? Hindi ba parang awkward? After what Carlo told him? Hindi naman kasi. Siguro nakalimutan mo na yun. Sabi nga ni C, diba? Sometimes, people are forgettable. It's forgetful, not forgettable. Mag-iba yun. Whatever. Come, see me. Hi, Justin. Is that a new song you're making? Yeah. Can I hear? Hindi pa tapos eh. Siguro next time na lang. No, it's okay. I can wait. May klase pa ako eh. Sige, I'll go ahead. Sa ginawa nating nasal endoscopy, may nakikita akong maliit na polyformation. Ito ang nagbablock sa nasal passage mo, kaya nahirapan kang huminga, sinisipon, at sumasakit ang noo mo. Ngayon, bibigyan kita ng medicine para sa inflammation. At kapag okay na, then we'll proceed to CT scan, MRI, allergy test, and test for cystic fibrosis. Doctor, para saan yung huling test? Ang nasal polyp mo ay pwedeng ma-develop into cystic fibrosis. Sa una, akala mo lang simpleng asthma or allergy lang to. Pero delikado ito. Ito ay namamanang sakit na pwedeng maka-apekto sa organs mo pag lumala na. And based on your last medical family history, malaki ang chance mong magkaroon nito at walang cure ito. Namamana. Meaning, pwede rin magkaroon ng mga anak ko. Yes. Kaya pala yung isang anak ko, marami siyang allergies. Then I will recommend genetic familial testing for your kids. In that way, madedetect natin kaagad kung magkaroon ang kids mo ng the same illness in the future. Not only for cystic fibrosis, but also for inherited disease like cancer as well. Well, since magpa-paternal test yung isang anak ko, will this do? Yes, of course. Trixie? It's you again. Trixie. Hey, Trixie, stop! Please! I just need an hour from you. I really need to talk to you. I need you to hear me out. I don't even expect you to listen. I mean, I don't expect you to understand or say anything. Please, give me a chance. Trixie! If you don't have an hour to spare, 30 minutes. I just need 30 minutes. I just need to tell you something. Please. And after that, you don't even have to hear from me again. Please, Trixie. No. Come on, Trixie! Trixie! My mom, Doc.
Chest bruises and scratches. She passed out because of decreased blood flow in her brains dahil sa extreme fear. But she's fine. When she wakes up, pwede na siya umuwi. Thank you. Are you okay? Yes. Yes, I'm okay. The doctor says you're good to go. Thank you for the save. That's what mothers are for. Mom, next time, wag mo na akong pupuntahan dito sa school. And can you please leave me alone? I have to go. Trixie. 30 minutes. 30 minutes, please. I was there in all your special occasions, your milestones, some achievements mo and successes. Di mo man ako kasama physically, but I was there with you. Sa mga shortcomings ng dad mo, when he was late for your graduation, when he missed your father-daughter day, I knew how disappointed you were as your mother. I should have been there. I should have been there, but I couldn't. Because I was in jail. In jail? In Brazil, I had a job offer and I had to get it. Because it was my only chance to gain custody of you. So why didn't you tell me? You could have written up or called me. I would have understood. Because I didn't want to hurt you that way. I wouldn't want to taint you as the girl whose mother is in jail. Ayoko sirain yung image mo, but all those years, kahit malayo ako sa'yo, the hope of seeing you again and being with you again, that kept me alive. Why did you even leave me in the first place? Your father told me that he can never love me. At nawala akong magagawa para mabago yun. Do you ever recall your father being happy around me? I swallowed my pain. I did my best so that he would love me back. I sacrificed for you. I did tell your father all about this. Pero ang priority niya is to marry Michelle. So he bribed me with 10 million pesos to stay away from him and even from you. But how can I? I can't. And I'm sorry. I'm sorry for all those years that I was gone and you needed a mother. A cheerleader, a best friend. I'm sorry. I'm sorry, and I'm here now, and I wish you'd give me a chance. I wish you'd give me a chance. 30 minutes is up. I have to go. Trixie!